Okay! Good morning sa inyo mga lodi, ano? Kumusta na ba kayo mga lodi? So mga lodi, pagpasensyahan nyo na kung medyo natatagalan yung pag-upload ko, ano? May mga ina-ask kaso wala akong mga bagay-bagay mga lodi. So ngayon pala mga lodi is pupunta tayo ng Cagayan de Oro City. Pupunta tayo ng pier. Tayo mag-i-inquire, no? Mag-i-inquire ako ng pamasahe, tsaka kung pwede ba. Kasi baka ngayong buwan na to mga lodi, babalik na ako na Maynila. Pero naman kailangan si Kasuin doon sa Maynila. Tsaka ngayon kasi, kaya ako pupunta ng Cagayan de Oro is ayaw ko kasi talagang iwan si Johnny dito sa Mindanao. Wala, ganun pa rin siya mga lodi, ano, di pa rin siya naandar. Plano ko sana, dadalhin siya, iuwi ko siya ng Maynila, babarko ko siya, ano. Pero tignan natin kung pwede ba ikarga sa barko. Kasi pumunta sila Ermat tsaka si Erpat kahapon. Mahal daw eh. Nasa 15,000 ganyan container. Mga ganun yun. Meron lang akong gustong linawin eh. Meron lang akong gustong itanong dun sa pier. Mga bagay-bagay. Kaya ayun, pupunta tayo dun ngayon. Lumos ang gulong ko mga lodi. Hindi kaya plat to. Ano ang lambot ng gulong ko sa harapan. Tanong nga tayo, baka may pahanginan dito. Dito na pala tayo ngayon sa akin mga lodi. Laging dingin Mr. Rental. Natin kung may pahanginan sila dito. Yun. Da, sira. Di pala. Pangin mo na ako mga lodi. Ito yun, lambot oh. Ang lambot diba? Si ate, saan ba ito punta? Gaspol! Tayo nga mga lodi, ano? Kailangan natin bumalik ng Maynila. May bahay kasi akong kinuha doon eh. Hindi ko na kaya ang bayaran eh. Kaya papasalo ko nun lang sa iba, ano? Eh, kailangan ako mismo yung one kasi ako yung owner nung kinuha namin bahay ni Commander. Yung pangalan ko nakalagay doon, kailangan yung firma ko para ma-turn over sa ibang tao, no? Eh, lahat naman siguro tayo ngayon mga lodi, di ba? Naapektuhan ng pandemya. Dami na wala ng trabaho. Kaya ngayon, ang hirap talaga ang buhay ngayon. Para sa akin, sa kalagayan ko ngayon, ha, back to zero ko ngayon. Nagsisimula ulit tayo sa umpisa, no? Kasi, mga naipon kong pera, naubos na eh. Yung mga pera na plano ko for the future uses, nagamit ko na, no? Wala akong pera-pera. Yung pera ko dito, 20 pesos lang. Pupunta ng Cagayan. Marami mo namang gasto eh. Kapot pa to. Sana all. Ay mga lodi, shoutout pala sa mga lodi nating walang sawang sumusuporta, no? Walang sawang nanonood ng mga videos natin. Shoutout sa inyo mga lodi, kung sino man kayo, no? Maraming salamat sa inyo. Dan muna tayo sa decals. Yan dito. 6x6 decals. Ganda nang ko. CB. Super 4. CB 400. Asa gali agyo ng pier? Pier asa agyo? Kanang dire sa upol nga bypass road. Muna na siya, no? Oh, istripo na nimo. Dire-diretso lang, oh. Istripo na nimo pa pier na na. Oh, pakainit. Kailan dumaan doon mga lodis? Di ko alam yung daanan. So, meron pala daanan dito papuntang pier yun sa may bypass road. So, ayan. Let's go! So yung mga lodi, first time kung dumaan sa daanan na to. Eh, sabi ko sila nila Carl. Ano ba yun? Nabubulol ako. Eh dito daw yung daanan. No? Dire-diretsuin ko lang daw itong kwan. Itong daanan na to. Ang dulo nito is yung pier. Ang ganda pala ng daanan dito. Itong daanan na to. Santa Gusto. Sarap pasukin yung mga daanan na hindi mo pa nadadaanan mong lodi. Tinatawag na explore. Pero hindi muna natin gagawin yan ngayon. Pero balang araw gagawin natin yan. Iikutin natin itong buong Pilipinas. Baho naman dito. Kaya pala masang-sang expert pala ito. Ito naman yung terminal. Pwede pala dito dumaan sa terminal.
Laki ng transformer, oh. Sige, kwento, oh. Si Megatron. Ayun, oh. Si Megatron. Hello, kidia. Laki, oh. Sa Rocker Road. Ah. Ang dami naman daan ang liit. Pero alam nyo lang, diretso lang. Diretso lang ba talaga? Bahala na. Basta ka, diretso lang. Oh, saan na to? Tama pa ba to? Hindi na daan na natin mga load. Papier pa ba to? Sir, pwede mo matana, sir? Paingon sa pier, sir, ha? Sa rapit. Pier, sir, pier. Ay, sakto na yung gagayan, sir? Diri-diritso lang, ta? Salamat, sir, ha? Sir, tama pala itong dinadaanan natin, ha? Pagdating daw ng tulay, kakaliwa daw. Rough road. Itong daan na dito. Pangamit ng putik. Ayoko, haba niyan. Baka sumabi tayo dyan. Pero parang kasya eh, oh. Kasya ba? Ayoko. Ang haba kasi ng truck na tayo. Tayo'y maipit dyan. Mahirap na. Ipi sana kung sasakyan lang yan, i-truck yan eh. Tagal mo kaya? Hoppa. Tapos ng tulay, kaliwa tayo, kakaliwa. Ah, dito tayo. Kaliwa tayo, kaliwa. Passengers, ito na yun. Tatanong lang tayo dito kay Lakoya. Yo, pwede mangutan na ya? Kanang, gakarga ba sila mga motor dere? Para Manila, unta na mela dere, no? Sa tugo ko pa ingon. Registro? Mga registro lang. Pero, nana siya pwede na ikarga sa passenger? Kanang dere, dapat yan, no? Dere? Oh, nenek tugo dari segilid. Ah. Sige, salamat ya. Salamat ah. So yan guys, sa tugo talaga tayo pupuntaan. Yan ang sabi ni Kuya. Ngayon, punta muna ako ng tugo mga lodi. Doon tayo mag-i-inquire. So yan, tugo dito. Doon ata. Nandaanan ko yung kanina eh. Tugo. Ayan, tugo. Kulay Feng. Kulay Feng! Buplok sa putik. Pa Manila ka, kuya? Oo. Yung motor? Yung sila requirements? Oo. Bular ka na karo kaya? Hindi pa. So yan guys. Bale, doon na ako galing sa ako, ano, no? Sa pier. Tanong-tanong ako ng mga bagay-bagay doon. Teka lang guys, traffic eh. Doon na lang sa unahan. Dik.
So yan guys, parang hindi natin madadala ngayon si Johnny sa Maynila, no? Yung motor ko hindi ko madadala ngayon sa Maynila. Eh, yung problema kasi guys is, tawag nito, maraming, medyo komplikado yung pag-ibabarko ko si Johnny, ano. Yung gagastusin nito is abot ng mga kulang-kulang 8,000. Madala ko lang si Johnny doon sa Maynila, no? Mas maganda talaga ilang trip. Kasi yung nagastos ko sa land trip dati is nasa kwan lang eh. Is nasa 4,000, kulang-kulang 4,000. Ngayon naabot ng 8,000, medyo masakit sa bulsa, ano. Tsaka wala tayong ipon, wala tayong trabaho eh. Ito pala mga lodi, sa mga nandito sa Mindanao tapos gusto pumunta ng Maynila, na gusto dalhin yung motor nila. Ito pala yung buong detalye na nun. Ang unang-unang requirements is, ang unang requirements is kailangan meron kang, syempre, ORCR ng motor mo. Diba? Kailangan magdala ka ng 4 na copy. Tapos yung processing nila is 1 day before the departure. So ibig sabihin, kung bukas yung flight mo, kailangan ngayon mo siya asikasuin. Kasi 1 day process lang naman yun, mga lodi. Tsaka ang gagastusin dun, estimate pa lang yun yung sa motor ko, ha. Is ang babayaran ko is nasa around 5,600 pesos. Pera pa yun, tataas pa yun o bababa pa yun, depende. Kasi susukatin pa nila yung motor mo eh. Kung ano yung taas, ano yung haba. Yun, magde-depende dun. Siguro, kung mas malaki yung motor mo, mas lalaki pa yung presyo, no, kung mas higher CC pa. Ay, nakalimutan ko mag-guantis ah. Alay, pakainit. So yun mga lodi, hanggang sa susunod ulit. Kitakit dyan sa mga lodi ko dyan sa Maynila, ano. Paparating na si Bistak. So yun, hanggang sa susunod ulit mga lodi. Boy Bistak, signing out. Bye bye.